Ihaharap tayo sa Ama, December 28. Ang magtagumpay ay bibihisan gayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Apokalipsis, Kabanata 3, Talata 5. Ang katagang, ang magtagumpay, ay nagpapahiwatig na ang bawat isa sa atin ay merong dapat pagtagumpayan. Dadamitan ang nagtagumpay ng puting kasuotan ng katwiran ni Kristo at tungkol sa kanya ay nasusulat. Hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Oh, anong gandang pribilehyo na maging mananagumpay at nang maiharap ng tagapagligtas mismo ang ating mga pangalan sa Ama. Napakahalagang katiyakan ang nasa pangakong ito. Ano pang mas malaking panghimok ang maibibigay sa atin para lang maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos? Sino ang magsusuot ng buong kasuotang pandigma? Sino ang magpapatala sa ilalim ng bandilang may bahid ng dugo ni Prinsipe Emmanuel? Pwedeng dumating ang banal na liwanag sa bawat nagpupunyagi at tinutuksong anak ng Diyos upang hindi niya kailangan mabuwal sa pakipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman, kundi maging mananagumpay sa bawat laban. Isinusuot sa mga sinusubok ang walang duming damit ng katwiran ni Kristo at tinutukso, gayunman ay mga tapat na anak ng Diyos. Nananatili ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero, nakalista kasama ng mga tapat sa lahat ng panahon. Napaglabanan nila ang mga panilinlang na mandaraya. Hindi sila napabaling ng ungal ng dragon mula sa kanilang pinagtatapatan. Ngayon, ligtas na sila, magpasawalang hanggan sa mga pakanan ng manunukso. Hindi lamang pinatawad at tinanggap ang nalabi, kundi pinarangalan. Isa magandang turbante ang inilagay sa kanilang mga ulo. Sakarayas, Kabanata 3, Talata 5. Magiging mga hari at mga pari sila sa Diyos. Habang ipinipilit ni Satanas ang kanyang mga akusasyon at pinagsisikapang puksain ang grupong ito, ang mga banal na anghel na hindi nakikita ay nagpapabalik-balik na inilalagay sa kanila ang tanda ng Diyos na buhay. Sila ang mga nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ng kordero na nakasulat ang pangalan ng Ama sa kanilang mga noo. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatanggap ng ating pamana.